Magandang buhay po sa ating mga manonood. Clarians, ating ipakita ang pagmamahal kay Maria Clara. Kindly use our official hashtag for this remarkable event. Hashtag MCHS21. Ang paaralan ang nagsisilbing pangalawang tahanan sa ating mga mag-aaral. Ito ay isang pook kung saan minsan sa ating buhay ay natututo tayong mangarap para sa kinabukasan. Halina't sulyapan ang nakaraan at sama-sama nating alamin ang mga naabot at napagtagumpayan ng ating sintang paaralan sa loob ng 21 taon. Si Maria Clara, katuwang ang mga kaguruan, admin staff, supporting staff, alumni, mga mag-aaral at mga magulang ay patuloy na nagtutulungan at nagkakaisa upang makamit natin bilang isang komunidad ang inaasam-asam nating maganda at mayabong na kinabukasan. Ang ating pagdiriwang ng 21st anibersaryo ng Maria Clara High School ay isang paalala sa ating sama-samang bithiin na makapagbibigay ng dekalidad na edukasyon. Ito ay nagdudulot ng magagandang pagbabago sa ating komunidad at mga mamamayan. Ang lahat ng ito ay naging abot kamay sa tulong na rin ng bawat isa. Ating ipinagpapatuloy ang mga magagandang nasimulan kahit tayo ay nasa gitna ng pandemya. Tayong lahat bilang bahagi ng isang komunidad ay mananatiling dinamiko, produktibo, at responsableng totoo. At ang lahat ng ito ay buong puso nating ipinamamalas sa ngalan ng ating pagmamahal kay Maria Clara. Atin pong simulan ang ating programa sa pagpapatugtog at pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas. Susundan po ito ng isang taimtim na panalangin mula kay Ginoong Jesus M. Arturo, Head ng ESP Department. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na nasa langit, amin pong tinataas ang ngalan mo dito sa lupa, maging sa langit man. Sa oras pong ito, kami ay lumalapit sa inyo na humihingi ng inyong patnubay sa pagunitan namin ngayon ng 21st founding anniversary ng aming paaralang Maria Clara High School. Nawa ang bawat bahagi ng programa ngayon na may tema Arangkada Maria Clara kahit may pandemya ay makapagbigay sa inyo ng kaluguran. Pinupuri namin kayo, Ama, maging mga alumni, estudyante, magulang, at mga guruman, dahil ibinigay ninyo sa amin ang paaralang ito para matulungan ang bawat mag-aaral na maging kapakipakinabang sila sa lipunan na aming ginagalawan. Kahit sa gitna ng pandemya, kami ay inyong ginagabayan sa serbisyo na aming binibigay sa bayan.
binabalik po namin ang mga papuri at pasasalamat sa inyo, Ama, sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na si Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Ang pagtitipon sa araw na ito ay isa na namang history in the making. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na tayo ay virtual na magdiriwang ng anibersaryo ng pagkakatatag ng ating sintang paaralan. Isang kasiyahan po ang makapiling natin siya sa makabuluhan at makasaysayang pagtitipong ito. Narito upang magbigay ng kanyang pambungad na pananalita ang ating iginagalang na punong guro sa Maria Clara High School, Binibining Flora T. Diope. Magandang araw po sa ating lahat, sa mga minamahal naming mga Clarians, mga magulang, guro, alumni at iba pang kasama natin sa importanteng araw na ito para sa lahat ng bumubuo at bumuo ng Maria Clara High School. Magandang hapon po. Excited po kami sapagkat pinagdiriwang natin ngayon ang dalawang mahalagang araw para sa pagkakatatag ng ating paaralan. Mahalaga ang June 18 para sa atin sapagkat ito ang araw kung saan naging independent school ang Maria Clara High School mula sa kanyang mother school na Caloocan High School noong 2004. Pero mas mahalaga ang June 19 bilang araw kung kailan nagkaroon ng first day high para sa unang batch ng mga mag-aaral sa Maria Clara High School noong taong 2000. Sabay ng paggunita natin sa araw ng kapanganakan ng ating bayani na si Dr. Serizal tuwing ika-19 ng Hunyo, ating din pinagbubunyi ang araw ng pagkakatatag ng Maria Clara High School. Alam naman nating lahat na ang ating pambansang bayani ang bumuo sa karakter ng Maria Clara sa kanyang panulat na Noli Me Tangere at El Filibus Servismo. Si Maria Clara ang sumimbolo sa mga kababaihan ng kanyang panahon na bagamat may malaking kaibahan na sa panahon natin ngayon, ay mananatili pa rin inspirasyon ng mabuting asal, katatagan at determinasyon. Hindi lamang sa mga kababaihan, kundi maging sa lahat ng tao, anuman ang kanyang orientasyon. Bilang Clarians, patuloy nawa tayong maging mabuting halimbawa ng pagiging dinamiko, produktibo at responsable sa gitna ng malaking hamon ng ating panahon. Mapalad po ako na may talagang punong guro ng Maria Clara High School kasabay ng pagdiriwang nito ng 21st Founding Anniversary. Naniniwala po ako na kayo ay aming kasama sa patuloy nating pag-arangkada sa gitna ng pandemya. Sa mga naging punong guro at itinalagang pinuno ng Maria Clara High School sa mga nagdaang taon, lubos po ako nagpapasalamat sa paghubog niyo sa ating paaralan upang maging ganito na siya ngayon. Makaasa po kayo na ipagpapatuloy natin ang pagtatanyag ng mga magagandang agikain para sa mga mag-aaral ng ating paaralan. Sa ating mga alumni, maraming salamat sa patuloy ninyong pagpapatunay ng kakayahan at abilidad ng mga nagsipagtapos sa Maria Clara High School. Salamat din sa hindi niyo paglimot sa mga magandang bagay na nagawa sa inyo ng ating paaralan. Sa mga kasalukuyang mag-aaral, sana ay gamitin niyo ng tama ang oras na kayo ay nasa Maria Clara High School para sa inyong ganap na pagkatuto at bilang paghahanda para sa inyong kinabukasan. Sabi nga ni Dr. Serizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan, kaya naman ginagawa ng inyong mga guro ang nararapat gawin upang kayo ay mabigyan ng magandang edukasyon sa abot ng kanilang kaya. Sa mga magulang ng aming mga mag-aaral, malaking bagay po sa amin ang patuloy ninyong pagsuporta sa inyong mga anak, kayo din sa ating paaralan. Kayo po ang aming kapartner upang masiguro na ang ating mga mag-aaral ay nakakasabay sa kanilang mga aralin. Sa ating mga guro, pusong pasasalamat sa inyong serbisyo upang patuloy na makapaglingkod ang ating paaralan sa ating mga mag-aaral. Special mention po sa ating mga pioneer teachers na 21 years na din natin kasama sa ating paaralan simula nang ito'y mag-umpisa bilang isang annex school ng Caloocan High School. Ngayong hapon, sama-sama po natin kilalanin ang pinagmulan at ang kasalukuyang Maria Clara High School sa pamamagitan ng inihanda naming programa. Patuloy natin ikarangal ang pinag-ugatan ng kwento Maria Clara High School at ang patuloy nitong pag-arangkada para sa bayan at para sa mga Clarians.
isang taus-pusong pasasalamat sa aming kasalukuyang punong guro sa napakamakahulugang pambungad na pananalita. Hindi po makukumpleto ang ating pagdiriwang sa araw na ito kung wala po kayo. At ngayon, Clarians, atin namang balikan at ipagdiwang ang ating mga napagtagumpayan bilang isang pamilya sa Maria Clara High School. Panoorin po natin ito. Ito ang Maria Clara High School, isang pampublikong paaralan sa siyudad ng Caloocan na sumasakop sa distrito ng Pugkaran at matatagpuan sa bahagi ng Maria Clara Street, corner 8th Avenue, Caloocan City. Ito ay may sukat na 9,230 metro kwadradong lupain na kinatatayuan ng 8 gusali, ang Admin Building, DepEd Building, DPWH Building, Recom Building, GGP Building, OCA Building, at Egay Building na nagsisilbing kanlungan ng mga mag-aaral sa pagtuklas ng karunungan. Sa mga gusaling ito rin nakapaloob ang mga pasilidad na sadyang inilaan para sa mga mag-aaral. Maaayos at malilinis na silid-aralan. Mga tanggapan na handang magbigay serbisyo at tulong. Mga laboratorio para sa aktual na gawain gaya ng science laboratory, computer laboratories, mga malilinis at maayos na palikuran, malawak na covered court para sa mga PE at school programs and activities, audio-video room, clinic para sa mga madaliang pangangailangang medikal na atensyon, feeding program unit na nagbibigay ayuda para sa mga batang di tama ang timbang, school canteen para sa mga mag-aaral tuwing recess. Library na pwedeng gamitin para sa kanilang pag-aaral. Security office na sumisigurado sa kaligtasan ng bawat papasok sa paaralan. Mga CCTV cameras na proyekto ng GPTA upang higit na mapangalagaan ang paaralan at mag-aaral. At sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang mga improvements ng paaralan para masigurado ang maayos na serbisyo. Nandito rin ang mga mahuhusay na guro na humahasa sa kaisipan ng mga mag-aaral. Sila ang nagsisilbing tagapagsanay, magulang, at kaibigan sa bawat estudyanteng kanilang nahahawakan. Mga gurong hindi matawaran ang sipag at dedikasyon sa pagampan ng kanilang tungkulin bilang tagapaghubog ng kaisipan ng mga mag-aaral. Sila ang isa sa mga dahilan kung bakit ang Maria Clara ay patuloy sa pag-arangkada. Nandito ang mga mahuhusay na tagapagsanay sa iba't ibang larangan na nagdadala ng karangalan sa paaralan. Mapa-asignatura, sports, sayaw, cheering squad, at pagdating sa skills training kung saan ang mga inilalaban naming mag-aaral sa cooking, beauty care, makeup, hairdressing, nail art, electrical installation and maintenance ay nagtatamo ng karangalan sa paligsahan pan-division manal level hanggang sa pangrehiyong paligsahan sa TLE. Mga gurong tagapagsanay pagdating sa pagsulat ng balita o journalism at iba pang aspeto ng angking husay at kagalingan. Sabay sa battle cry ng paaralan, dinamiko, produktibo at responsabling totoo, ito ay sinisikap na isabuhay ng mga mag-aaral sa tulong ng mga guro. Nakapokus ang Maria Clara High School sa pagbuo ng pagkatao at kamalayan ng bawat estudyante. May pananalig at pananampalataya sa Diyos. Pagmamahal sa kapwa. Pagpapahalaga sa kalikasan. At pagiging makabayan. Sa masamang pagtuklas ng karunungan gamit ang iba't ibang makabagong paraan ng pagtuturo.
Inihahanda din ang mga mag-aaral upang maging produktibo at epektibo sa mga pipiliin nilang larangan. Dinamiko, produktibo, responsableng totoo, mag-aaral, magulang at guro ng Maria Clara. Mayroong ngiti, mayroong galak sa kanilang mga labi, umulan man o umaraw, naglilingkod sila. Nakakaisa't may bayanihan, ganyan sa aming paaralan. Anumang hirap gumagaan, dahil sama-sama kami sa isang minimiti. Aming puso't damdamin, nakakaisa sa Maria Clara. Arangkada Maria Clara, arangkada Maria Clara, arangkada Maria Clara, arangkada Maria Clara. Ang pagiging responsableng totoo ay sinisikap ding isabuhay ng mga mag-aaral. Isang halimbawa ay ang disiplinang pinapakita nila tuwing papasok at lalabas sa paaralan. Assembly tuwing recess kung saan sila ay maayos na nakapila. Ang Maria Clara High School ay lugar din ng mga mahuhusay na estudyante, kung saan ay hinahasa sila sa iba't ibang larangan o aspeto ng kanilang kagalingan. Lumalaban ang ating mga mag-aaral pagdating sa iba't ibang larangan ng kompetisyon, mapa-akademiko man o iba't iba pang larangan. Nagwawagi tayo ng journalism at Technolympics sa regional. Nagwawagi din tayo sa mga pangdibisyong na level na kompetisyon. Nakikiisa rin tayo sa mga sports activities kung saan nagkakamit tayo ng mga karangalan. Iba't ibang organisasyon din o club ang pwede mong salihan upang maging bahagi ng kanilang advokasya at i-share ang inyong talento. Nandyan ang Boy Scout of the Philippines, Girl Scout of the Philippines, Eco Saver Club, English Club, Math Club, Filipino Club, TLE Club, Link Club, Batang Emergency Response Team, SSG na lumilinang sa kakahihang pamunuan at katawanin ang mga mag-aaral. Isa sa ipinagmamalaki ng paaralan ang MCHS Blue Griffins kung saan sa halos 10 taong pagsali nito sa mga kompetisyon ay halos magkakasunod ang kanilang pagiging champion. Bago magpandemya nitong 2020, lumaban ang MCHS Blue Griffin sa National Cheer Dancing Competition Qualifier. Nandyan din ang Maria Clara Dance Troupe na kung saan ay kilala at bantog rin sa larangan ng kompetisyon. Ilang miyembro na rin ang napili at nakarating sa bansang Australia upang maging bahagi ng isang international competition. One time coming.
time. Oh shit, oh shit, oh shit, everybody start running. Cause the one time coming. Yeah, the one time coming. Oh shit, oh shit, oh shit, everybody. Nasimula na rin ang pagtatatag ng Teatro Karapithaya na lumilinang sa husay ng mga mag-aaral sa pag-arte. Hindi na rin mabilang ang mga produkto ng paaralan na kasalukuyan ay gumagawa ng kanilang mga pangalan at patuloy na nagtatagumpay sa mga piniling propesyon sa buhay. Isang pagpapatunay lamang na ang Maria Clara High School ay kaagapay sa tagumpay ng bawat mag-aaral. Sa kasalukuyan, humaharap tayo sa pandaigdigang pandemya, ang COVID coronavirus. Hindi tayo hinto at pag-agapi. Dahil patuloy na maglilingkod ang paaralan, 10 na mga masasigasig na guro na humaharap sa napakaraming pagbabago dala ng sitwasyon at pagkakataon. Sa pagbibigay ng karunungan, serbisyo at paglilingkod sa inyo, aming mga mag-aaral. Ang Maria Clara ay hindi lamang isang paaralan. Ito ang iyong magiging tahanan, kanlungan, sandigan sa paghabi ng kwento ng buhay mo, pagtupad sa mga pangarap mo, at higit sa lahat, pag-abot sa tagumpay na inaasam mo. Ayan, ating natunghayan. Madami na rin ang ating pinagdaanan kasama ng magagandang alaala na ating nabuo sa Maria Clara High School. Mga tunay na pagkakaibigan at masasayang pagsasamahan ang ating pinagsalusaluhan. Maraming salamat, Sir Marlon Periol, para sa detalyado at napakakomprehensibong audiovisual presentation ng ating mga hindi malilimutang alaala kasama ang ating mga mag-aaral at kapwa-guro. Ngayon naman ay dumako tayo sa makulay na kasaysayan ng ating paaralan. Halina't kilalanin natin ang ating sintang paaralan sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw sa mayabong na kasaysayan nito. Ating panoorin ang inihandang presentasyon ni Ginoong Michael Anthony Co. Paano nagsimula ang Maria Clara? Bago pa man maging ganap na Maria Clara High School ang ating paaralan, paano ito nabuo at naitatag? Kailan ito nagbukas ng pinto sa publiko? Tara na't saksihan natin. Bilang isang pampubliko, paaralan. Bago maging paaralang sekundarya ang Maria Clara High School, ito ay Maria Clara Elementary School. Ito ay nasasakupan at matatagpuan sa kahabaan ng Maria Clara Street, 8th Avenue, Caloocan City. Ang nasabing lote kung saan nakatayo ang nasabing paaralan ay ibinahagi sa kabutihan ng syudad ng Caloocan bilang TCT number 45005. Ang sirkulasyon ng paaralan ay umabot ng ilang taon. Subalit, ang bilang ng nagpapatala sa nasabing paaralan ay bumaba. Sa kadahilan ng maraming mga paaralang elementarya sa nasabing lugar. Dahil sa mayroong Cecilio Apostol Elementary School sa nasabing lugar, kung kaya't lahat ng mag-aaral sa Maria Clara Elementary School ay napunta na sa CAES. Dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilang ng mga mag-aaral na nagpapatala sa sekundarya kada taon, ang School's Division Superintendent, Dr. Elizabeth T. Manalo, ay nagpasimula ng pagbubukas ng annex ng Caloocan High School. Ang pagpapatakbo ng CHS Maria Clara High School Annex ay mula sa kabutihan ng pag-aproba ng Department of Education Secretary na si Andrew Gonzales at inendorso naman ng NCR Director Corazon D. Santiago noong Hunyo 2000. Ang mga dahilan at plano sa paggamit ng school building ng Maria Clara Elementary School bilang CHS Maria Clara High School Annex
ang nasabing nagpatala sa nasabing paaralan. Sa nakalipas na panuruan ay mayroong 420 mag-aaral na mayroong 13 guro at 13 sikap-aralan. Ang Caloocan High School ay mayroong kabuuang 10,388 na nagpatala sa panuruan 1,999 hanggang 2,000. Kinakailangan na magkaroon ng annex ang Caloocan High School para mapagsilbihan ang mga mag-aaral na nasa sekundarya mula sa District 2 na bahagi ng siyudad ng Caloocan, sapagkat meron lamang 2 paaralang sekundarya sa siyudad. Ito ay ang MB Asisto Senior High School na matatagpuan sa dagat-dagatan na nagsisilbi sa mga mag-aaral na nagsimulang lumipat sa lungsod mula sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, 16 na taon na ang nakakaraan. Ang mga magulang ng nasabing paaralan, Maria Clara Elementary School, ay inabisuhan sa nasabing plano simula pa lamang noong Enero 2000. Nang taong ding yon, naganap ang unang pagpupulong sa pangunguna ni Ginang Digna Abao, Principal, at Ginang Norma Cabatuando, District Supervisor. Ang pangalawang pagpupulong ay naganap noong Marso 8, 2000, kung saan ang mga magulang at guro ay pumirma ng isang resolusyon kung saan ang dating Maria Clara Elementary School ay mapapalitan na bilang CHS Maria Clara High School Annex. Tuluyan nang binuksan sa publiko ang CHS Maria Clara High School Annex noong Hunyo 19, 2000. Meron itong 558 na mag-aaral na first year high school. Meron din itong 12 section sa ilalim ng gabay at patnubay ng 18 guro. Sa kabila ng kawalan at kakulangan ng pasilidad, nagpatuloy pa rin sa maayos na pag-aaral ang mga bata. Ang officer in charge na si Ginang Teodora Madeline V. Ilagan, master teacher mula sa MB Asisto High School, ay nangalap ng mga tulong at kasangkapang pang-edukasyon na magagamit ng mga guro at estudyante sa kanilang pagtuturo at pagkatuturo. Bilang mapagkumbabang paaralan sa kasalukuyan, ang Maria Clara ay patuloy na itinataguyod ang misyon at vision ng Department of Education upang makapag-ambag ng mauhusay na estudyante sa lipunan at makapagbigay ng dekalidad na edukasyon. Ang layunin ng Maria Clara High School bilang isang institusyon ay ang mga sumusunod: makapagbigay ng isang kaaya-ayang kapaligiran sa pag-aaral tungo sa isang mabisang pagtuturo at pagkatuto; makapagbahagi ng iba't ibang pagkakataon na matuto para sa kabuuang pag-unlad ng mga mag-aaral; makapagsanay ng mga guro upang maging mahusay at makapagbahagi ito sa mga mag-aaral; naghihikayat sa paglago o pag-unlad ng personal at professional na aspeto sa mga staff at miyembro ng faculty; pagpapalakas ng pakikipagtulungan sa tahanan, paaralan at komunidad; at higit sa lahat, pagtataguyod sa mga ugnayan para sa mga community stakeholders na makakatulong sa paaralan at mag-aaral. Sa kasalukuyan, ang institusyong Maria Clara High School ay patuloy na nagsisilbi sa mga kabataang Pilipino at patuloy na isinasaalang-alang ang mga sumusunod na advokasya: pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa-tao, pagmamahal sa kalikasan, at higit sa lahat, ang pagmamahal sa bansa. Maraming salamat, Maria Clara. Mas nakilala na kita. Maraming salamat, Ginoong Michael Anthony Emco, sa kalagdagang kaalaman. Sigurado akong maraming natutunan ng ating mga manonood mula sa inihandang presentasyon tungkol sa kasaysayan ng ating sintang paaralan. And partner,
Alam ko na, magdiriwang ka na ng iyong ikalabing siyam na taon sa serbisyo ngayong darating na buwan ng Hulyo bilang guro sa Maria Clara High School. Binabati kita, kaibigan. At maaari mo ba kaming bigyan ng isang trivia tungkol sa ating sintang paaralan? Naman, partner. Pero maraming salamat sa advance na pagbati, no? Ito na nga ang isang trivia. Ang Maria Clara High School ay isang pampublikong paaralan na pangsekundarya na itinayo sa A-1 Maria Clara Street, Barangay 109, lungsod ng Caloocan. Nagsimula itong maglingkod sa publiko noong June 19, 2000 bilang annex ng Caloocan High School na noon may sobrang taas na bilang ng enrollees. At dahil na rin sa dumaraming bilang ng mga mag-aaral na nagnanais magkamit ng dekalidad na edukasyon, ay sinimulang buksan sa mamamayan ang 18 guro na nagmula sa Caloocan High School at 3 guro naman na nanggaling naman sa ibang paaralan. Kaya ito ay binubuo ng 21 pioneer teachers at isang non-teaching. Sa ngayon, nakakatuwang isipin na ang Maria Clara High School ay nagdiriwang na sa kasalukuyan ng kanyang 21st anibersaryo, partner. Yes, partner. Tunay namang mayaman sa kaysaysayan ng ating sintang paaralan. Hindi maitatangging sa loob ng 21 taon ay naging tahanan nito ng mga masisigasig na mag-aaral habang sila ay bumubuo ng kani-kanilang mga pangarap at ambisyon sa buhay. And ikaw, partner, ano nga bang hindi mo malilimutang alaala sa Maria Clara High School na naging bahagi na ng ating kasaysayan? Aba, partner, hindi ko makakalimutan ang lunti ang paligid. Maraming punong kahoy, pahangin. Akala mo ikaw talaga ay nasa isang probinsya. Napakagandang ambience. Simple at hindi pa komplikado ang mga bagay-bagay. Dahil nga kunti pa lang ang mga guro at estudyante nung panahon na yon. Ang mga mag-aaral ay masigasig sa pag-aaral kahit alam mong limitado ang pasilidad na ginagamit nila. At ang isa sa pinakamasayang okasyon ay ang JS Prom ng mga bata na kung saan excited din kaming mga teachers na magpatahi ng gown dahil meron din kaming cotillion de honor na partner namin ang mga bata. Ang nagtuturo sa amin ng sayaw ay walang iba, kundi ang walang kakupas-kupas na binansagan nating Mr. Pure Energy ng ating paaralan. Walang iba, partner, kundi si Sir Norberto Capati. Ako, partner, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan at alaala kasama ang ating mga kapwa-guro at mga mag-aaralan. Tunay ngang kaysaya ng mga gawain sa paaralan kapag tayo ay nagkakaisa at nagtutulungan. And ako, partner, I cannot wait to ma-experience yung mga yan. At sana soon magbalik na sa normal ang lahat para maranasan ko din yan. At partner... Hayaan mo, partner, marami pang panahon para maranasan mo yan, mga bagay na yan. Baka mas exciting pa. Yes, tama ka dyan, partner. And of course, sa puntong ito ng ating programa, ating alalahanin ang mga nagdaang punong guro ng Maria Clara High School na nagpamalas ng buong pusong pagmamahal, malasakit at dedikasyon sa kanilang sinumpaang tungkulin. Panoorin po natin ito. Thank you.
natunghayan natin ang mga naging punong guro sa kasaysayan ng ating paaralan. Ako ay mapalad dahil nabutan ko actually lahat ng mga punong guro na naipakita kanina, partner. Nasaksihan ko ang kanilang galing at napanday din ako ng kanilang iba't ibang estratehiya, talino at galing sa pamumuno. Sa puntong ito, atin namang mapapakinggan ang kasaysayan ng himno ng Maria Clara High School na mula sa konsepto ni Ginoong Buddy F. Arcangel na dating officer in charge ng Maria Clara High School. Nilapatan ng musika ni Ginoong Danilo Duyan, ang MAPE Education Program Supervisor. Inawit ng mga magagaling na SDO Caloocan Coral at siyempre isinulat ng mahusay na head ng Filipino Department na walang iba kundi si Ginang Criselda R. Gavilan. Ang ating pakinggan ang kwento kung paano ito nabuo at ano ang naging inspirasyon sa pagsulat ni Ginang Criselda R. Gavilan. Para pag-usapan naman natin kung paano nabuo ang himno ng Maria Clara. Malaki ang utang na loob ko dun sa taong mahusay na minsan ay naging officer in charge ng paaralan ng Maria Clara High School. Walang iba kundi si Sir Buddy Arcangel. Siya yung nag-conceptualize kung paano ako susulat at bubuo ng himno ng ating paaralan. Actually, talagang nakita ko yung desidido siya talaga na ano magawa nung oras na yun, no? Kahit sa kabila ng masamaang panahon. So, dun sa mga palitan namin ng mga concept, dun ngayon nabuo yung mga imahinasyon ko na kung paano ko sisimulan yung awitin. Naalala ko yung high school life ko, yung para akong gumagraduate. So doon ako ngayon nag-focus doon sa kung paano ilalarawan yung isang mag-aaral na nahubog sa paaralan. Dahil Maria Clara nga, so si Maria Clara ay babae, tanglaw. So parang ilaw ng tahanan na parang ina na gumagabay sa atin. Yung ina na humuhubog sa katauhan natin, tinuturuan tayong maging magalang, makadiyos. So doon bali umikot yung konsepto ko na ano na isang mag-aaral na nahubog sa kagandahang asal. Kaya nung nabuo tong awitin na ito, yung concept talaga ng galing kay Sir Buddy F. Arcangel, tapos sinulat ko yung lyrics at yung musika naman, nilapatan ito ng musika ni Sir Danilo Duyan, ang Division Supervisor sa MAPE, Education Supervisor sa MAPE. At ang kumanta naman nito ay ang Division Choral na kasalukuyang sinasanay nun ni Sir Buddy. So ngayon, nabuo ngayon yung himno ng Maria Clara dahil sa pagpupursige ni Sir Buddy. Kaya ang laki ng pasasalamat ko kay Sir Buddy. Kaya ngayon, makikilala ang isang mag-aaral ng Maria Clara dahil tinataglay niya ang mga katangian na isang mabuting mag-aaral. Isa siyang Claria. Maraming salamat. O alma mater ko, ikaw sa amin ay tanglaw. Sa bawat isa'y nagsisilbing gabay. Upang mapangarap ay magandang. O alma mater ko, nasa amin sa
isipan, lagi kang nakatingin. O Maria Clara, Christ yung aming mahal, kalang ko'y Clarion, sabi nga sa isang timeless song na nilikha ni Maestro Ryan Cayabyab at inawit naman ng sikat na balladeer na si Haji Alejandro, kay ganda ng ating musika. Ito ay atin, sariling atin. Dito sa awiting ito, maaari kong maihalin tulad ang ating MCHS hymn sapagkat ito ay atin, sariling atin. Kaya ang pakikinig at pag-awit nito ay nagbibigay ng kakaibang ligaya at alab ng puso sa ating mga taong nakakapanrinig or nakakapakinig nito. Ang Maria Clara High School at ang himno nito ay nagsisilbing tanglaw at gabay patungo sa magandang kinabukasan ng ating mga kabataang Pilipino. Maraming salamat po, Ginang Criselda R. Gavilan, sa pagsulat nito. Gayon din sa mga taong kasama mong bumuo nito. Mabuhay po kayo. Dumako naman tayo sa ating battle cry, partner. Ano nga ba ito? Sabi nga nila na ang bawat battle cry ay binubuo ng mga salita na ginagamit natin upang maipahayag ang ating pagkakaisa bilang isang pangkat. Sa makatwid, ito rin ang kadalasan nating binibigkas o isinisigaw upang magpahayag ng ating buong suporta sa tuwing ang ating paralan ay makikilahok sa isang palaro o isang pagtitipon. Ano nga ba ang mensahe na nais ipabatid nito? Halina't ating alamin ang kwento sa likod ng ating school battle cry na nagmula sa idea at konsepto ng ating dating punong guro na walang iba kundi si Ginang Ermelinda C. Ferrer. Dinamiko, produktibo, responsabling totoo, arangkada, Maria Clara. Ang mga katagang ito ng Maria Clara High School ay binuo bilang isang hamon at inspirasyon sa mga mag-aaral, mga guro, mga magulang at komunidad tungo sa dekalidad na edukasyon at mas mataas na pamantayan ng pagkatu. Umusbong ito bilang mahalagang salik ng School Improvement Plan ng paaralan na naglalayong paningasin, pataasin at paunlarin ang kaalaman, kakayahan at pagpapahalaga ng bawat mag-aaral at guro at umarangkada sa iba't ibang larangan at mga paligsahan. Mula sa School Planning Team, nagkaroon ng brainstorming sa pangunguna ng mga puno ng kagawaran upang bumuo ng estratehiyang magiging simbolo ng paaralan. Inilatag ito sa mga guro na hiningan ng suwestiyon at sama-samang nag-isip ng nararapat na battle cry para sa Maria Clara High School. Mula sa kagawaran ng Araling Panlipunan, iminungkahi ni Ginoong Sulito F. Guevara ang arangkada Maria Clara na agad namang sinangayunan ng mga kaguruhan. Ang konsepto po ng battle cry na arangkada Maria Clara ay sumasalamin sa umiiral ng mga pagbabagong nagaganap sa paaralan ng Maria Clara High School. Sa panunungkulan ni Ginang Ermelinda C. Ferrer, punong guro ng panuroang taon 2015-2016. Ang salitang arangkada ay nangangahulugang pag-usad o pag-andar ng sasakyan, kung kaya't maihahalin tulad ang mga programa, proyekto at layunin ng paaralang Maria Clara High School sa isang sasakyang umaandar na punong-puno ng pag-asa, optimistikong resulta at direksyon patungo sa detalidad na edukasyon.
Nabigyang buhay ang konseptong ito sa naganap na faculty meeting nang hikayatin kaming mga guro na magbigay ng salita o kaisipang si simbolo at tatatak sa paaralan alinsunod sa layunin, adhikain at advokasya nito para sa edukasyon. Sumagi sa isipan ko ang salitang arangkada dahil sa pagtugma at pag-akma nito sa pangalang Maria Clara. Idinagdag ang mga salitang dynamic, productive, responsible, ang slogan ng paaralan na nabuo sa ilalim ng pamumuno ni Ginoong Alvin D. Amos. Ang mga salitang ito ay isinali naman sa wikang Filipino ni Ginang Griselda R. Gavila. Dinamiko, produktibo, responsableng totoo, upang mas bigyang buhay at gawing aktibo ang Arangkada Maria Clara. Nilapatan naman ito ni Ginoong Joselito A. Leonardo ang iyong lukod ng akmang aksyon sa tulong ng MCHS Blue Griffins Pep Squad. Mula noon, naging bahagi na ito ng bawat mag-aaral at guro sa bawat programa ng paaralan. Naging mukhang bibig ito ng bawat isa na siyang sumasalamin sa pagkakilanlan ng mga mag-aaral at guro ng mataas na paaralan ng Maria Clara. Clarians, nadagdagan na naman tayo ng bagong kaalaman ngayong araw tungkol sa battle cry ng ating sintang paaralan. Maraming salamat po sa inihandang komprehensibong presentasyon ni Ginoong Joselito Eros Leonardo, ang grade level chairman ng grade 10, at paggabay ni Ginang Evelyn M. Bulalayaw, head araling panlipunan department. Partner? Dinamiko, produktibo at responsableng totoo. Mga katangiang tataklarians, sa loob ng 21 taon, nagbunga ang mga pagsisikap at naging abot kamay ang bawat tagumpay ng ating paaralan dahil na rin sa tulong at paggabay ng ating mga naging punong guro, katuwang ng ating mga maaasahan at masisipag na faculty at staff, at aktibong Parent Teachers Association officers mula noon hanggang sa ngayon. Halina't kilalanin natin ang bawat isa na naging bahagi sa patuloy na pag-unlad ng Maria Clara High School sa tulong ng presentasyon na inihanda ng MCHS Communication Team sa pangunguna ni Ginang Cheryl P. Camacho, head ng TLE Department.
Clarians, ating nasilayan ang magaganda at makikisig ng mga guro at non-teaching personnel ng Maria Clara High School. And partner, dumako naman po tayo sa pagpapakita ng husay at talento ng mga piling mag-aaral ng ating sintang paaralan. Kung talento din lang ang pag-uusapan, aba partner, eh talaga namang hindi pa huhuli ang mga mag-aaral natin. Atin pong tunghayan ang pagpapakitang galing ng mga talentadong mag-aaral na napili sa Clarians Got Talent na naganap noong June 7. Simulan po natin mula baitang 7 hanggang 8. Panoorin po natin ito. Float up to the moon, la-di-da-di-di, la-di-da-di-da. So, she make it clap, clap, clap. She make it clap, clap, clap. She make it killer, west side killer. Hey. Hey. Love is no taking it slow. So can somebody please let me know? Tell me who's the diyan lang ang COVID-19 sa pag-aaral natin. Pagkatutoy tuloy pa rin, isulong at abutin. Kahit pa nga may pandemya, di ito makakahadlang. Module mapa-online ay tuloy pa rin. Module, module in the morning. Module, module in the night. Google meet me in the daytime. Google meet me all the time. Halina't heto na link natin. Learning task 3 na sa science. Module, module in the daytime. Good day, everyone. I am JC Manuel Aragabilan from grade 7, Bulacan. Do you want to hear a story? Okay, relax, sit down, and listen. Guys, have you experienced that you feel you can do anything? But if you try it and believe in yourself, and you can do it, it can be possible. Let me tell you a story of a boy, Jack, who did what nobody thought he could do. Once there were two boys named Jack and Louis who lived in a village near Oldenburg. Jack was 6 years old while Louis was 10. They were very close friends and spent most of their time together. One day, at an adventure, they went a little too far away from the village. And while they were running around and exploring, Louis fell into a well. Louis started to screaming because he didn't know how to swim. Help! Help! Help!
Luis thought he would drown and die. Jack panicked and looked around for help. But there was no one to help them. Then suddenly, he saw a bucket tied to a rope lying nearby. Without wasting any time, Jack threw the bucket into the well and asked Luis to hold it. The moment Luis held the bucket, Jack started pulling up the rope. He kept pulling and pulling till Luis was out of the well. They were happy and cheering each other and ran quickly towards their home. When they told the story about the event, nobody believed them because Jack is too young and weak to even lift a bucket full of water. Hence, nobody believed that he could save Luis from the well. But only Uncle Peter believed them. Uncle Peter was an old and experienced man. The villager took seriously, so they asked him how could be this possible. Uncle Peter laughed, ha 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 ha, and said, "What is there to explain? The boy has already telling you how he did it. He threw the bucket inside and pulled the rope to save his friend. What is strange here is how did he manage to gather so much strength? This was because at that time, there was nobody to tell him that he could do it. Even himself is not in the position to think so." He added, "The only one who can empower you is yourself. In fact, you can do it if you think you can do it." The villagers realized that how important is to believe in yourself. Now, do you believe in yourself? Did you think you can? Yes, yes, yes. I can, you can, we can. The title of the story is Believe in Yourself. The moral lesson of the story, we must believe in ourselves, think we can do it. Thank you for watching and listening. Goodbye. Hi guys, my name is Gerald G. Assis and I'm from Grade 8 Gigantes. And this is my artwork. I call this the Great Wave of Kanagawa to start night. And I'm going to show you the compilation, how I do it from sketching to this masterpiece. Let's go! So that's it. So why did I combine Banco and Katsumika Kosuhai's artwork? Well, the famous woodblock print has been used as an emblem of tsunami, hurricanes, and planes crashing to the sea since its creation 184 years ago. Katsumika Hokusai's artwork, also known as the Great Kanagawa, has been mobilized as a symbol of not just tsunamis, but hurricanes and crash landing to the sea or crashing to the sea. And then, the starry night conveys along the feelings of hope through the bright lights of the stars. Banco wrote a personal letter which described a great starlit vault of heaven. One can only call God. But in the end, Banco tried to throw it and said that it was a disaster, even though it's a masterpiece. So I came up with an idea to mix it together because of what Banco said and what the Great Kanagawa meaning. So the material that I use are oil pastel painting, color pencil, and graphite pencils.
And yes, this is my entry for Clarion's Got Talent. And I hope you support me and good luck to me. Thank you guys. Good day, I am Christine J. Manto from Grade 8 Sunulog and I will sing Chasing Pavements by Adele. I made up my mind, don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further, they say last I know. This is love, but if I tell the world, I'll never say enough, cause it was not said to you. And my back begins to tickle finally. Could this be? If I should I give up? Or should I just keep chasing pavements? Even if it leads away, or would it be worse? Even if I knew my plan, should I leave it there? Should I give up? Or should I just keep chasing pavements? Even if it leads nowhere, hey, should I give up or should I just keep chasing pavements even if it leads nowhere? How would it be waste even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up? Or should I just keep on chasing pavements? Should I just keep on chasing pavements? Oh, should I give up? Or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be worse, even if I knew my place, should I leave it there? Should I give up, or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Yeah. Magandang araw po. Ako po si Michael Gabriel Gonzalez ng 9G Tolentino at ang ipapakita ko po sa inyo ngayon ay ang talento ko sa pag-ate. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bakit po parang sumanungting niyo sa akin? Ginawa po ba akong masama sa inyo? Bakit po parang laking yung kasalanan ko sa inyo? Alam ko na po. Dahil naman po ba sa kung ano ako? Dahil sa akong pulubi. Batang kung saan-saan nyo lang makikita. Dahil po ba sa kasuotan ko? Bakit? Dahil ang layo ng abot ko sa inyo? Lagi naman, di ba? Pero kahit ganoon, nire-respeto ko pa rin kayo. Pero ako, di nyo magawang irespeto. Bakit kaya di nyo sumukang magkumain ng ilang araw nang maranasan mo kung gano'ng kahirap ang buhay ng mag-isa? Ano? Tinatamayo ang nasa ng mga magulang at mga kaanak ko? Bakit? May pakialam ba kayo? Wala naman, di ba? Dahil nahaawa kayo? Hindi rin naman, di ba? Dahil kahit minsan, hindi nyo kinawagan sa mus-mus patulad ko.
kaawaan. Dahil para sa inyo, salot! Salot! Salot ang isang katulad ko! Salot sa lipunan! Hinahanap niyo ang mga magulang ko. Hindi ko alam. Ang alam ko lang ay patay na ang aking nanong pitong taong gulang pa lamang ako. Ito'y sabigat at malupit na kami ng aking mga. Hindi matutulungan pa sa batang katulad ko. Sa yabang kilupit ng tadhana. Kailan niyo pa kami mga tulungan pag huli na ang dahil. Ngayon, ikita ko na ang habag sa inyong mga mata. Awang matagal ko ng nais na makuha at makamit. Pero, huli na na para ako ay inyong kaawaan. Huli na ang lahat. You might kill her when my brain gets bitter. Keep me close, keep me close. I got front row seats for the Parkside living. Feel like the one, but I'm one in a billion. Teenage cynical. And I don't really know what's the point of living if my heart gets broken. Driving on the road, waiting for an ungulation. Springtime funeral. I miss you, but I'd rather be alone. To keep me from heartbreaks, headaches. The doctor says some diagnosed with shit days, mistakes. But I'll be fine. But I'll be fine. Cause you're my baby lover. When my brain gets bitter, keep me close. And I've been miserable. And it takes forever to let my brain get better. So keep me close. Window seats as the plane starts living. Miss those streets where my knees were bleeding. Homesick veteran. I left my bed again. Looking for heartbreaks, headaches. The doctor says I'm diagnosed with shit days, mistakes. But I'll be fine. But I'll be sa undang kulang.
Bali binigay nung mapangiti ka lang. Batay ko nakita na ayaw mo na. Ako ang kasama. Pero hanap mo siya. At kung masaya gusto piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, wag kang paluwain talaga ang kanya. Tigil lang pagiging totoo sa tuwing mababanggit na mahal mo to. Pati mo inamin na mayroong iba. Ako ang kiyakaw pero isip mo siya. At kung masaya gusto piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, wag nang pa
Ayan, Clarience. Ating natunghayan ang mahuhusay na mag-aaral mula sa iba't ibang baitang na nagpamalas ng kanilang talento sa kani-kanilang larangan. Hindi maitatangging ang Clarience ay walang inaatrasang hamon at tunay na nagtataglay ng angking galing na ating maipagmamalaki sa buong lungsod. Partner? Ayon nga sa komento ng ating mga manonood, ay talaga namang bumuhos ng paghanga sa talentong ipinakita ng mga mag-aaral natin, partner. At nababasa na din natin sa messages nila na ginagamit na rin ang ating hashtag, #MCHS21 bilang pakiisa sa ating selebrasyon ngayong araw na ito. So at this point in time, partner, atin namang pakinggan ang mensahe ng ating mga guro na naging bahagi ng ating kasanayan at parte ng kasaysayan na talaga namang di matatawaran ang dedikasyon sa paghubog ng ating mag-aaral nung sila pa ay nasa serbisyo. Konting kaalaman lamang po sa inyong matutunghayan na magbibigay ng mensahe. Simulan po natin kay Mrs. Mercedita Nicolas. Siya po ay dating coordinator ng TLE Department at librarian. Sumunod po si Mrs. Evelyn A. Sanggalang, ang MAPE teacher at isa sa mga nagturo ng CAT sa mga bata at sa kasalukuyan ay head ng MAPE Department sa Kasarinlan High School. At ang panghuli ay si Mrs. Angelita M. Alere, ang aming naging coordinator sa English Department, partner. Aming ina, mentor, kaibigan at ninang ko na din sa kasal. Kaya atin na pong pakinggan ang kanilang mensahe. Good day, everyone. I was tasked to give a short message about the founding celebration of our school, Maria Clara High School. And I'd like to share my own experiences being a teacher. Before here, I was a faculty member of Caloocan High School. And then I was transferred to this school, the Maria Clara High School. It was totally different. A very challenging day every day. We have nothing but an old newspaper for the students to sit on. So napakahirap po, wala pong upuan nung unang-unang bukas ng Maria Clara. And also the books, we have no books before. And then we only have few rooms for the students. Most of us held our classes in one corner or open spaces. For my lesson, I photocopy it and then I distribute to students so that they can follow me. And then with the help of our principal, Mrs. Chudora Madeline Ilagan, and yours truly, we asked for some book donations. And so we come up with mini library, just in one small room. And then the last time I was here, I visited Maria Clara. I was amazed. Napakaganda na lang school natin. Talagang napakalaki ng pinagbago niya. So let us look at the bond between the past and the present faculty member of Maria Clara High School. Then look at your teachers. Napakagaganda nyo at mga guwapo. Binabati ko po kayong lahat. Maraming salamat po at sana ay maging mas lalo pang maganda o mapaganda ninyo ang pagtuturo ninyo sa napakaganda nating paaralan, ang Maria Clara High School. Gusto kong balik-balikan siya. Gusto kong nga magturo eh. Kaya lang hindi na pwede. Salamat po sa inyong lahat. To the hardworking principal of Maria Clara High School, Miss Laura Chope, to the dedicated and loving department heads, resourceful and patient teachers in the new normal setup of learning,
supportive staffs, students, and friends, I am Mrs. Evelyn A. Sanggalang, MAPE Department Head from Kasarinlan High School, greeting you all a blessed morning. It is indeed a great pleasure to be part of your 21st Foundation Day celebration. As one of the pioneers, I'm happy and grateful to see and witness the continuous development, growth, and productive changes that made NCHS holistic educational institution, where teachers and students are proud of, despite the pandemic situation we are facing and experiencing at present. I'm very thankful to our first NCHS principal, Mrs. Chodora Madeline D. Ilagan, my pioneer colleagues, when MCHS opened in the year 2000. I'm also very thankful for the selfless and loving contribution of Mr. Freddy and Ruel Villanueva, wholeheartedly spared time and effort to train our students in C81, who were indeed thankful and grateful of such training. It also helped a lot in our students' chosen career in life. MCHS C81 Pioneers was such a wonderful and memorable experience I had in my 6-year stay with MCHS. Thus, MCHS mentors, teachers, truly produced active, intelligent, dependable, and responsible students as they leave the portals of their alma mater. With this, thank you very much for this opportunity. Keep safe, everyone, and God bless us all. Good morning, everyone. My warmest congratulations and best wishes to the administration, faculty, the staff, the students, and the alumni of Maria Clara High School as you celebrate its 21st founding anniversary. May this celebration further bolster your mission to promote knowledge and values among the youth on your watch. May you continue to mold principled students who will one day be contributing citizens to the progress of our country. I also wish the very best in the future for our beloved Maria Clara High School. With love and pride, today and always, a pioneer teacher of Maria Clara High School. Thank you. Ayan, maraming salamat po sa ating mga seasoned teachers na minsang naging bahagi ng ating paaralan. Mananatili po kayong bahagi ng makulay na kasaysayan ng ating sintang paaralan. Ngayon ay magtungo naman po tayo sa isa sa pinakaiintay na bahagi ng ating programa. Hindi ba, partner? Yes, partner. Alam mo bang ang susunod na presentasyon ay isa rin ito sa bahagi ng ating programa na aking pinakahihintay at syempre ng lahat. Ang pagpapakitang talento sa hanay ng mga kaguruan. Kaya wag na nating patagalin pa. Atin na pong panuorin ang inihandang presentasyon ng mga pilingguro ng Maria Clara High School na walang iba kundi si Ma'am Mia Kabate at Ma'am Jolaline De Paz. Thank you.
只要有人是留下，谁说我们一直在家，你会接受个新的男孩，他在下手中起挂，月桥下却是迟来者，掌心可乐你终于不敌我一敌我，ay natuwa ang may tukha, 7,000 pulo ang ginawa, mga hiyas na inilatag sa malasot lang dagat. At ang bayan yung piniling nasa tulo ng bahaghari, kaya 1,000 kulay ng akit kumakawa. Piliin mo ng Pilipinas, papulo ang pintas ng perlas. Piliin mo yakapin mo, kaya man ang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Kasayahang di mapatid, nandang sa bawat awit. Sa masisiglangin na mga puso'y lumilipat, piliin mong inang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang itas. Piliin mo ang Pilipinas. Piliin mong inang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang itas. Piliin mo ang Pilipinas. Piliin mo ang Pilipinas. Napakahuhusay naman talaga ng ating mga guro dito sa Maria Clara High School, lalong-lalo na si Binibining Mia Cabate at Binibining Jonalyn De Paz. Tunay silang kahanga-hanga partner
hindi lamang sila masisipag at maaasahan sa ating profesyon, kundi lahat ay lahat tayo sa Maria Clara High School ay nagpapakita ng husay at talento sa ating mga napipiling larangan. Ano? And of course, partner, tumuloy na tayo sa mga susunod na bahagi ng ating programa kung saan magbibigay ng mensahe ang ating mga alumni sa ating pagdiriwang ng 21 taong pagkakatatag. Ako po si April Charmaine A. Cruz, isa sa mag-aaral ng Maria Clara High School. Kabilang po ako sa first batch. At naalala ko nung ako ay high school, talaga naman na ako'y sobrang mahiyain. Pero sa Maria Clara High School, lalong-lalo na sa aking mga naging guro. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyo, sa inyong pagmamahal, sa inyong suporta, sa inyong paggabay na ibinigay sa amin. Thank you so much, mga ma'am and sir. Ngayon po, isa na po akong guro sa Kasarinlan High School. At meron din po akong mga negosyo na nabuo nung panahon ng pandemya. At nagpapasalamat po ako dahil ito ay biyaya ng Panginoon. Naway, ang aking mga guro, kayo po ay nasa maayos na kalagayan. At lagi po kayong kasama sa aming panalangin. At naway, mas lalo pa kayong pagpalain ni Lord. At kahit na meron po tayong mga pinagdaraanan na mga pagsubok dahil dito sa pandemya na to, ito po ay malalagpasan po natin. Kaya matatili po tayong positibo at I'm looking forward to see you all, mga ma'am and sir. I'm so excited sa next grand reunion natin. Kaya thank you so much po talaga. I love you all po. Thank you so much. Happy 21st founding anniversary, aking mahal na paaralan, Maria Clara High School. Magandang hapon sa inyong lahat. Sa kagalang-galang na punong guro, binibining Flora Titiope, sa aking mga naging guro, sa mga batchmate kong alumni, sa mga mag-aaral, ako po si Mark Anthony Ching. Proud po ako sa aking alma mater, ang Maria Clara High School. Ito ang bumubog sa akin upang matuto at maging isang responsableng tao sa lipunan. Maraming salamat sa mga guro naging bahagi ng aking kabataan, ng aking high school life. Ma'am Gabilan, Ma'am Renon, Ma'am Arevalo, Ma'am Camacho, sa lahat ng mga guro, happy 21 founding anniversary po. Proud to be Maria Clara High School alumni. Hi guys! Happy 21st founding anniversary, Maria Clara High School! Ayan, narinig po natin ang mensahe ng ating alumni. Maraming salamat sa mga mensahe na nagmula kay April Charmin A. Cruz at Mark Anthony Ching. Sadyang nakakataba ng puso na makita sila at marinig muli ang kanilang mga salita na namutawi sa kanilang bibig. Sabi nga nila noon, nung sila pa ay nag-aaral, they consider themselves nobody. But they strive hard to become now respected and successful somebody. Diba partner? Nakakatuwa. So ngayon naman ay tumuloy na tayo sa susunod na bahagi ng ating programa kung saan hindi rin papahuli ang ating mga alumni pa rin sa pagbabahagi ng kanilang natatagong talento. Para po sa kaalaman ng lahat, ang unang video na inyo pong matutunghayan ay na-record na po nung wala pang pandemya, kaya safe pa pong magkadikit-dikit at makapunta sa iba't ibang lugar. At ang pangalawang video ay binubuo naman ng C4 na binubuo ng barkadahan ni John Alfred Villanueva, Brian Reyes, Robert Balibao at Eric Rupal. Clarians, atin pong panoorin ang Breeze Boys na pinangungunahan ni Mark Anthony Ching at ng C4.
pumasok ko sa klase. Wow, sa'yo ko napatitig. Uy, ang dami nagsasabi. Ha? Huh? Ang hirap though, maybe. Sa'yo kasi napaka-imposible mangyari na mapansin mo ang katulad ko. Baguhan lang at di masyado kilala. Walang gaano kilala. Paano kaya mapalapit sa'yo? Paano kaya? Di bale, madami pa namang araw na makikilala ka. Mahaba pa ang oras. Makakasabay, di kitang tumaas ng kamay kapag may sagot ako bukas. Sa pagsusulit kahit na ako ay kinakabahan. Ang hirap pa lamang isip kapag ikaw ang lamas. Kahit na ako'y pagalitan at ako ay pag-initan. Palabasin, paluin, basta ikaw ay mapatawa ko ay ayos na. Aminin mo ba? Siya paano to, baka magalit siya sa akin kapag sinabi kong ako yung may gustong aminin at merong sasabihin, kaya lang natatakot makabigla mo ko sipain, nakahanda naman sa kung ano mangyayari, mapahiyaman o hindi, ganyan talaga ang lalaki, hindi tumitigil lang, hindi na kukuha ang gusto, sinadaan sa matamis, pagiging maginoo. Yes, uwian na, mag-aantay makikisabay, kunyari hindi ko pagamay ang daan, patulong naman baka parehas lang ng pupuntahan, o kaya naman nabibigatan ka na sa daladala mo, hindi mo lang natatanong matagal ko na itong gusto mangyari na masabi na gustong gusto kita kaso nagising ako sa palo ni teacher pa naginip na pala tulong laway pa. Aminin mo ba? Tama-tama kulang kayo sa lalaki noon para magdula-dulaan at ako naman ang iyong pinili. Magig ka pareha, bigla kang bumulong. Partner tayo ah. Kunwari girlfriend mo na ako. Hahawakan mo yung kamay ko. Pagdating nila, yayakapin mo ko ng magpet. Sasabihin mo, mahal na mahal mo ko. Ganon, ha? Para ba't tumigil ang pag-ikot ng mundo? Nangyari na to, di ko lang matanda ako sa managanap. Talagang mahirap, hindi ko pa kayanin. Kung di ko masasabi sa'yo, ayoko na kasi na magpanggap. Sana di mo ko tawanan. Sana pag sinabi ko, di mo ko iwasan. Teka muna para naglalabasan na silang lahat. Uwian na pala, hindi ko na naman naamin sa iyo. Sige, bukas na lang ulit. Aamin mo ba? Ang nilalaman ng puso. Nahihiya ka lang kasi alam mo ako ay iyong kaklase. Hey, hey, ako ay iyong kaklase. Kaklase. Yeah, yeah. Ah, aminin. Teka, paano ba? Ah, aminin. Baka mapahiya. Aminin mo ba? Aminin ko naman, kaya lang naunahan na ka ba? Sasabihin. Teka, paano nga? Sasabihin. Talagang meron ka ba? Sasabihin mo ba? Sasabihin ko naman, kaya lang di makakuha ng tamang tiyempo. Aminin mo ba?
A good day. We are C4 and we want to greet you. Happy Foundation Day. We offer this to you, a song called or entitled Posible by River Maya. Posible kaya ang labanan ang Agustong paghamon. Walat madahaman, sabay tayo aahon. Posible kayang mawala ang ilang sa sarili. Ang tapang sa loob makikita, taglay mo ang gumbayani. Sulong laban, pag-upuro. Pakinggan sa iyong puso ang sigaw na dati bulong. Posible. Posible kayang labanan ang agos ng paghamon. Walat madapaman, sabay tayo aahon. Posible kayang mawala, kailangan sa sarili. Ang tapang sa loob makikita, taglay pa gumbayani. Sulong laban, pag-upuro. Pakinggan sa iyong puso at sigaw na dati mulo. Posible, sulong laban, pag-upuro. Pakinggan sa iyong puso at sigaw na dati mulo. Posible. Kami po ay taus puso nagpapasalamat sa aming alma mater, Maria Clara High School, at sa lahat ng guro na walang sawang nagtuturo para sa kinabukasan ng mga kabataan. Mabuhay kayo! Sulong laban, pag-uuro. Pakinggan sa iyong puso at sigaw na dati kulong. Sabay-sabay tayo! Posible, sulong laban, huwag uurong. Pakinggan sa iyong puso at sigaw na dati kulong. Posible, 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 posible. Posible, 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 posible. Talaga naman, nakaka-proud ang mga alumni natin sa ipinamalas nilang talento, partner. Wala na talaga akong masabi sa ipinakitang husay ng ating mga alumni. Hindi natin maikukubli na sila ay may angking galing na ating maipagmamalaki sa lahat. Tunay na tunay talagang sila ay may tatak, Maria Clara. Tama ka dyan, partner. Napakahuhusay ng ating alumni, ano? At nagustuhan ko yung awitin ng C4 at talaga namang napapanahon. Sabi doon, sulong laban, huwag susuko. Napapanahon yan sa ating mga panahon ngayon na kahit tayo ay nahihirapan at nasa isang pandemya na hindi natin alam kung kailan matatapos. Dapat lang, sugod lang tayo ng sugod. Sige lang ng sige sa buhay. And of course, samahan natin ang pananampalataya sa Diyos at pagsisikap sa buhay.
lahat yan ay malalagpasan din natin. And sabi nga nila, partner, once a clarion, always a clarion. At kahit saan tayo makarating, ang mga aral at karanasan mula sa ating sintang paaralan ay mananatili sa ating puso't isipan, partner. And of course, narito upang magbigay ng pananalitang pangwakas, isang kasiyahan na ipakilala sa inyo ang mahusay, masipag, at isa sa mga pioneer teachers natin dito sa Maria Clara. Siya din po ay ang ating kasalukuyang head ng Filipino Department. Walang iba kung hindi si Gina Criselda R. Davilan. Isang arangkada 21 hapon po ang sumainyong lahat. Sa ating butihing punong guro, binibining Flora T. Chope, sa mga puno ng kagawaran, tagapag-ugnay, mga guro, mga mag-aaral, at sa mga alumni na panauhing kabahagi sa virtual na pagdiriwang ng 21st anibersaryo ng pagkakatatag ng ating paaralan. Nais kong magpasalamat una-una sa ating Panginoong Diyos sa patuloy niyang paggabay sa atin. Pinupuri ko ang ating Panginoong Diyos sa patuloy niyang pagsubaybay mula noon hanggang ngayon. Napakabilis naman talaga ng panahon sa napakaraming pinagdaanan ng ating paaralan. Ang ating paaralan ay naging maayos pa rin sa mga punong guro na nagsikap upang mapaganda at mapaunlad ang ating mutyang paaralan. Kung paano nasinop at naayos ang mga pasilidad, ang ating administrasyon, ang mga guro, homeroom PTA officer at GPTA officer, magkaagapay na tulong-tulong na ang layunin ay mabigyan ng maayos na pasilidad ang ating mga mag-aaral. Magkaroon sila ng ligtas at kaaya-ayang paaralan. Ang mga estudyante o mag-aaral, mga guro na nagpakita ng kahusayan sa iba't ibang larangan. Buhay na buhay sa ating hinagap. Kung saan at anong direction ba ang nais nating tahakin. Sa anumang pagsubok o kahit anumang pagsubok, hindi kailanman mapipigilan ang pag-arangkada sapagkat tayong lahat ay patuloy na nagkakaisa, nananalig at nagiging higit na matatag sa kabila ng mga pagsubok na ating kinakaharap. Ang mission at vision ng Maria Clara High School ay hindi kailanman mapipigilan ng anumang pandemya. Ang pag-arangkada at pagpapatunay na ang mga mag-aaral, ang guro, ay tunay na dinamiko, produktibo at responsabling totoo, ay kitang-kita at mamamalas sa kanyang patuloy na pag-unlad. Sa kanyang 21st anibersaryo ng pagkakatatag, muli, samahan niyo kami sa patuloy na pag-arangkada. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa iyong siksikliglig na mensahe, Ginang Criselda R. Gavilan. Sa aking kapwa-guro, mga mag-aaral at mga magulang, sama-sama po nating awitin ang ating community song na may pamagat na We're All in This Together ng High School Musical. Together, 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 everyone. Together, together, come on and let's survive. Together, we care for each other every time. Together, together, come on, let's do this right.
even now, time for celebration. I'm feeling proud. All of you had your invitation. What it's all about. Everyone's special in their own way. Make each other strong, make each other strong. We're not the same, different in a good way. Together where we belong. We're all in this together. Once we know that we are, we're all stars and we see that. We're all in this together. And it shows when we step hand in hand. We make dreams come true. Together, everyone, together, together, come on and let's all fight together, 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 come on, let's do this. All here and speaking out with one voice, we're gonna rock the house, yeah. The party's on now, everybody make some noise, come on, scream and shout. We're right because we stuck together. Love is one and all. We're all in this Ayan, napahindak din ako, partner. Ako din, partner. And Clarians, we're all in this together. Tayong lahat ay mananatiling magkakasama kahit sa gitna ng pandemya at sa mahal naming Maria Clara High School na way manatili kang tanglaw ng karunungan at katotohanan. Sa pamamagitan mo na way mapanatili ng bawat mamamayan, lalo na ng mga kabataang Pilipino, ang mahalagang pag-uugali na dapat tinataglay ng bawat isa. Tulad ng pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Partner? Maraming salamat sa iyo, Maria Clara High School. Patuloy kang magiging bahagi ng masaya at hindi malilimutang alaala ng mga mamamayang Pilipino, lalo na dito sa ating mahal na lungsod ng Caloocan. Long live Maria Clara High School! Sa aming puso at isipan, ikaw ay namumukod-tangi. Sa ngalan po ng lahat ng mag-aaral, mga magulang at kapwa namin guro na nanatiling nakaantabay sa ating programa sa araw na ito. Ako po, si Ginang Agnes Simon, na nagsasabing maging maingat sa lahat ng pagkakataon. Ingatan palagi ang sarili at pamilya laban sa banta ng pandemya.
Magkita-kita po tayo muli sa susunod na founding anniversary celebration ng ating paaralan. At sa ngalan po ng aming iginagalang na punong guro, Binibining Flora, Titiope, at sa lahat ng bumubuo ng aming pagdiriwang ng 21st MCHS founding anniversary, lalo na sa ating event organizers and technical working group, ako naman po si Ginoong Kilred D.R. Carulio na nagsasabing panatiliin natin ang pagiging dinamiko, produktibo at responsableng totoo kahit nasa gitna man tayo ng pandemya. Magsama-sama po tayong muli sa mga darating na virtual events natin dito sa ating Maria Clara High School. Arangkada Maria Clara, halina't makiisa. Arangkada Maria Clara, dito ay walang kasing saya. Arangkada Maria Clara, ikaw ay nag-iisa. Arangkada Maria Clara, kahit sa gitna ng pandemya. Maraming maraming salamat po. And partner, to God be the glory. Dinamiko, produktibo, responsableng totoo, mag-aaral, magulang at guro ng Maria Clara. Mayroong ngiti, mayroong galak sa kanilang mga labi, umulan man o umaraw, naglilingkod sila. Nakakaisa't may bayanihan, ganyan sa aming paaralan. Anumang hirap gumagaan, dahil sama-sama kami sa isang binimiti. Aming puso't damdamin, nakakaisa sa Maria Clara. Arangkada Maria Clara, arangkada Maria Clara, arangkada Maria Clara, arangkada Maria Clara. Dinamiko, produktibo, responsable, totoo, mag-aaral, magulang at guro ng Maria Clara. Mayroong ngiti, mayroong galak sa kanilang mga labi, umulan man o umaraw, naglilingkod sila. Nakakaisa't may bayanihan, ganyan sa aming paaralan. Anumang hirap gumagaan, dahil sama-sama kami sa isang minimiti. Aming puso't damdamin, nakakaisa sa Maria Clara. Arangkada Maria Clara, arangkada Maria Clara, arangkada Maria Clara. Arangkada.